Tumatak ito! Tulungin natin! Banyo o sofa? Sofa na lang! Si Noemi Tesorero, o mas kilala bilang si Mahal. Nakilala sa pelikulang Anak ni Janice. May taas lang na 3 feet si Mahal dahil sa pagkakaroon ng kondisyong dwarfism. Ito ang nagbigay ng daan para mapasama siya sa iba't ibang pelikula at teleserye. Pero mas nakilala pa si Mahal nang kunin siya ng noontime show noon na Magandang Tanghali Bayan para itandem sa isa pang tulad niya na si Mura. Naging patok ang kanilang pagpartner at sa katunayan tinangkilik din ang kanilang kantang Cutie Cute Cute ng napakarami. Bago sumikat si Mahal at ibahagi ang kanyang matatamis na ngiti sa likod ng kanyang kasiyahan, si Mahal ay nakaranas din ng pangungutya sa iba at kahirapan sa buhay. Kaya nga po siya nag-stop mag-aral kasi tinutukso siya ng mga classmate niya. Ikaw, Jake, ano ang alam mong mga kwento ng yung hirap din ni Mahal dahil siya ay kakaiba? Una po, nung nag-aaral pa kami na hindi pa siya artista noon, mahirap talaga kasi ilang beses po yan nag-kinder kasi po palipat-lipat po kami ng bahay. Yung father namin kung saan nakikidrive, kaya po kami hindi po stable yung pamumuhay namin. Kaya by step-step po ng ano yan ang pag-aaral ng si Mahal hanggang sa maabutan ko, hanggang sa maging mag-classmate po kaming dalawa niyan. Ganun po. Talagang todo po ang hirap na dinaras namin yan ni Mahal. Kaya para maiaho ng pamilya sa buhay, ginamit niya ang kanyang kondisyon para siya'y kumita. Pihikan ka, di ba, Mahal? Medyo. Medyo. Nakatutulong na sa kanyang pamilya, nakabibigay pa siya ng saya. Naging masaya siya doon, bibigay namin sa kanya. Kahit na kami is masaktan kami sa ginagawa ng tao sa kanya, ng mga nakasilumuha niya. Basta ang importante, masaya siya. Masaya. Kung saan siya masaya, doon po kami sa kanya. Taong 2013, nagpakita ng confidence si Mahal. Mula sa pagiging komedyante, binago niya ang kanyang imahe. Matapang na nagpa-sexy si Mahal. Kahit na siya ay maliit, matinik din si Mahal kung umibig. Sa pag-ibig, huwag niyo pakailaman. Kung magbabay na ako, tigilan niyo ako, ha? Pinag-usapan noon ang paghihiwalay nila ni Jimboy, ang longtime boyfriend ni Mahal. Matapos ang kanilang paghihiwalay, maraming lalaki ang naging involved sa kanya. At noong 2015, ginulat niya ang lahat, maging ang kanyang pamilya, nang siya ay biglang nagpakasal kay Joby Hebrio. Bigit na ako, ito husband ko. Haga na ba kayo? Nagkaroon pa kami noon ng exclusive na interview sa dalawa. Ano ko rin na? Ito yung wedding namin. Ako bilang lalaki, nasasaktan po ako na ganun po yung ginagawa nila kay Mahal. Minsan sasabihin nila, yung mababalita na lang namin na kasal na, hindi man lang sinabi sa amin sa pamilya. 2 taon lang nagtagal ang kanilang relasyon ni Joby. At noong 2017, naghiwalay. Nadikit pa rin ang pangalan ni Mahal sa iba pang lalaki hanggang sa nakilala niya si Migs Molino na una niyang naging kaibigan. Siya pala ang tatanggap kay Mahal at hindi kailanman niloko at pinabayaan ang komedyana. Itong pinakahuli niyang boyfriend, hindi niyo rin kasundo? Hindi kayo hindi. Matagal na po kasi namin kilala sila Migs at Jethro. Kaya hinayaan po namin na nandun si Ate Mahal kasi kilala na naman namin po sila. Trabaho lang po yung ginagawa nila doon. Mula sa mga kontrobersya na nasangkot si Mahal, nanahimik siya ng matagal. Hanggang bumalik siya sa pamamagitan ng pagbablog kasama si Migs. Magandang gabi po. Diyan na. Ay, pa. Tumablog ko.
kinatuwaan ang kanyang mga content. Nag-trending pa nga sa TikTok ang short video niya na nagpapanggap na sanggol. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Tatlong linggo na ang nakakaraan. Nag-trending ang vlog niya kung saan pinuntahan at binisita niya sa Albay ang kanyang katandem noon na si Mura. Ang pagaling. Muli silang nagkwentuhan. Sayawan at tawanan. Tanggapin mo. Ang aking. Puso. Puso. Bilang. Bilang. Iyong. Iyong. Kabiyak. At sa huli, nagkaiyakan ang dalawang magkaibigan. Dahil sinorpresa ni Namahal at Mig si Mura, binigyan siya nito ng groceries at pera pambili ng biik para mayroon siyang pagkakakitaan. Na-surprise po din po ako kasi hindi ko naman po alam na kasama naman pala po nila si Mahal eh. Kaya masaya po ako, nakita ko po siya, kinuha naman ako para puntahan niya dito. So, ganun yung turingan namin dalawa, magkaibigan talaga kami. So, turi talaga siyang kaibigan. Kaya pa yung unang nakaalala sa akin na bigyan din kahit konting tulong. Na bigyan din niya ako. Pero bago matapos ang vlog ni Mahal kay Mura, nagsabi pa ito na pag-alimawa, wala ka naman doon, mayroon pa konting tulong ako sa'yo. Ang ilan sinasabing pangitain nito ni Mahal na siya ay mamamaalam na. Hanggang nito lamang Martes, 31 ng Agosto, napabalita na si Mahal binawian na nga ng buhay. Magkahalong shock at kalungkutan ang nadarama na marami sa showbiz industry sa biglang pagpanaw ng komedyanteng si Noemi Mahal Tesorero alas 4 kahapon ng Martes sa isang ospital sa Batangas. Kinumpirma ng kapatid niyang si Irene sa ABS-CBN News. Doktor, ayon sa ano niya, sa death certificate niya is yung gastrointestinal bleeding po. Tapos, ang pinaka-cause talaga niya is yung COVID-19 po. Pneumonia po. Una nang binawian ng buhay ang tatay ni Mahal dahil sa COVID. Gusto niyang pumunta nung araw na namatay si Papa. Hindi namin siya pinayagan kasi sabi nga namin para hindi siya mahawaan kasi nga quarantine po kasi kami lahat. Kaya masakit po na kahit nawala kami, na hindi namin siya kasama. Positive pa rin po, nag-positive pa rin po siya doon. Matinding pagsubok itong dinanas ng inyong pamilya. Condolences din sa pagkawala ng tatay ninyo, ano? Sa kanyang pagkawala, maraming malalapit na kaibigan ang nalungkot. Isa na dito si Brent Damage, na dating naging personal assistant ng komedyana. Personal alalay talaga niya ako. So lahat ng show nila out of town, ako yung laging buhat-buhat sa kanya. Kahit saan pumunta, bawal siya ibaba ng ganito kasi bawal siya hihingalin siya kaagad. Maraming salamat sa panahong binigay mong pagbibigay saya sa amin. Yung time na magkakasama tayo, talagang hindi mo kami ginawang iba. Alam ko sa side mo masaya ka na ngayon kasi kasama mo na yung papa mo. Maging si Mura na isa sa mga huli niyang nakasama, may mensahe sa matalik na kaibigan. Masakit para sa akin na mawala siya. Kasi hindi ko naman maisip. Bakit ang bigla-bigla naman nangyari sa buhay niya. Ang lakas-lakas pa nga niya dito pumunta sa amin. Kinasaya ng buong ano namin, yung tao doon sa amin. Yung barangay namin, pinasayan niya. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Sana pala, kung ano kung ganun, lubos ko na sana yung pagpapasaya sa kanya. Nagluluksa pa rin si Migs at hindi pa kayang humarap sa aming imbitasyong magpa-interview. Dahil ayon sa dating nobyo, hindi pa niya kayang tanggapin ang pagkawala ni Mahal. Pinatawa niya tayo, isang maliit na tao na may napakalaking puso. Kaya sa iyong pagpanaw, Mahal, baunin mo ang aming taos-pusong pasasalamat at pagmamahal. Hanggang sa muli,
Paalam, Mahal. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.